Mga bata, ngayong araw na ito, ang subject natin ay Filipino. At meron tayong bagong kwento. Ito ay pinamagatang si Matsing at si Pagong. Okay, bago tayo dumako sa ating kwento, ay tayo muna'y manalangin. Iyoko ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, at tayo'y manalangin. Panginoon namin Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo po ang mga batang ito, ang mga guro at ang mga magulang sa pagpatuloy na pagsuporta sa kanilang mga anak. Maraming salamat po Panginoon sa proteksyon. Sa buhay, sa karunungan at higit sa lahat ay ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Amen. Mahalagang tanong, bakit mabuting tuparin ang pangako, napag-usapan o napagkasunduan? Alam niyo ba mga bata, na kailangan ng tao ng kasama para mabuhay. Sinasabi ito sa Genesis na kailangan ng tao ng kasama, kaya bukod sa ating pamilya, ay nagkakaroon pa tayo ng mga kaibigan. Sa ating kaibigan, naikukwento natin ang ilang bagay na hindi natin nasasabi sa ating pamilya. Iba ang kwentuhan ng magkaibigan. Maaari ito ay tungkol sa parehong karanasan, parehong binabasa, parehong pinapanood, parehong gustong bagay, o iba pang gusto nating ipaalam o ipakilala. Masayang magkaroon ng totoong kaibigan. Hindi ka iiwan ng iyong tunay na kaibigan. Kailangan lamang na ikaw rin ay maging mabuti at tapat sa iyong kaibigan para hindi masira ang inyong samahan. Ngayon mga bata ay ating basahin ang kwento na pinamagatang si Matsing at si Pagong. Okay, so alam ko sa inyo na merong familiar sa kwentong si Matsing at si Pagong. Okay, ngayon hawakan ang iyong libro at tayo nang magbasa. Si Matsing at si Pagong. Masayang namamasyal sa tabing ilog, sina Matsing at Pagong nang makakita sila ng nakabuwal na puno ng saging. Kaibigan, itinanim natin ito, ang sabi ni Pagong. Magaling, hatiin natin ito. Akin ang may dahon, iyo naman ang may mga ugat. Ang natutuwang wika ni Matsing dahil alam niyang sa may dahon lumalabas ang bunga. Itinanim at inilagaan ng magkaibigan ang kani-kanilang bahagi. Nabuhay ang tanim ni Pagong at namatay naman ang kay Matsing. Paglipas ng mga buwan, ay namunga ang tanim ni Pagong. Kaibigan, hinog na ang buwig ng saging. Akyatin mo at hati tayo sa prutas, alok ni Pagong kay Matsing. Kayang-kaya ko yan. Nagmamadaling sagot ni Matsing na agad umakyat. Nang malasahan ni Matsing ang tamis ng saging, ay kumuha pa siya ng isa, at ng isa pa. Kaibigan, bigyan mo naman ako. Gutom na ako. Nagmamakaawang sabi ni Pagong. Nagbingi-bingihan si Matsing sa pakiusap ni Pagong at nagpatuloy lamang sa pagkain. Nagalit si Pagong. Kumuha siya ng mga tinik, itinusok niya ang mga ito palibot sa katawan ng saging at nagtago sa loob ng isang bao. Aray! Aray ko po! Ang sigaw ni Matsing nang matusok ng mga tinik pagbaba. Napaupo siya sa bao. Sumuot ang buntot niya sa butas nito. Aray! Aray ko po! Ang muling sigaw ng Matsing. Hinanap niya kung ano ang kumagat sa kanyang buntot. Sinilip niya ang loob ng bao. Aha! Ikaw pala ang kumagat sa akin! Sigaw ni Matsing sabay buhat kay Pagong. Iihawin kita! Banta ni Matsing. Mabuti at gaganda ang aking kulay, sagot ni Pagong na nagtatapang tapangan.
Tatadtarin kita ng pinong-pino, sunod na banta ni Matsing. Ayos lang, darami ako, nagmamalaki, pangsagot ni Pagong. Nag-isip ng mabuti si Matsing. Lahat ng gusto niya para makaganti ay nakabubuti pa kay Pagong. Alam ko na, itatapon kita sa ilog. Huling banta nito. Wag, maawa ka, hindi ako marunong lumangoy. Nanginginig-nginig na pagmamakaawa ni Pagong. Wala akong pakialam, mabagsik na sagot ni Matsing, sabay tapon kay Pagong sa ilog. Lumubog si Pagong, walang ano-ano, ay bigla itong sumulpot. Laking gulat ni Matsing na makitang buhay na buhay si Pagong. Naglalaro-laro pa ito habang lumalangoy. Kaibigang Matsing, akala ko ba ay matalino ka? Hindi mo ba alam na nabubuhay rin ako sa tubig? Patawang wika ni Pagong. Okay, so yan ang kwento ng si Matsing at si Pagong. Okay, nag-enjoy ba kayo at naunawaan ang binasang kwento? O pinakinggan nyo lang ito sa akin? Okay, kung ganon ay tayo na dumako sa pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Ngayon mga bata ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong sa pahina 253 to 254. Unang tanong, sino ang magkaibigan? Ang magkaibigan ay si Matsing at si Pagong. Pangalawa, ano ang kanilang nakita sa tabing ilog at ano-ano ginawa nila rito? Kaya ang nakita nila ay ang nabuwal na puno ng saging. At ang kanilang ginawa ay pinaghatian nila itong dalawa. Pangatlo, bakit ang bahaging may dahon ang pinili ni Matsing? Tama ba ang kanyang pinili? Bakit? Okay, pinili ni Matsing ang parteng may dahon dahil alam niya na dito lumalabas ang bunga ng saging. Tama ba ang kanyang pinili? Mali. Pang-apat, bakit nabuhay ang bahaging napapunta kay Pagong? Okay, nabuhay yung kay Pagong dahil merong ugat yung parte ng puno ng saging na pinaghatian nila. Okay, pang-lima, ano ang napagkasunduan ng magkaibigan nang mahinog ang bunga ng saging ni Pagong? Nasunod ba ito? Bakit? Okay, so ang napagkasunduan nila ay aakyat si Matsing sa puno ng saging ni Pagong at bibigyan niya ito ng bunga. Ngunit hindi ito nasunod. Bakit? Dahil nasarapan si Matsing sa bunga ng saging. Okay, sabi niya, napakatamis, napakasarap ng bungang ito. At kumain siya ng isa pa hanggang humirit pa siya at humirit ng biglang naubos na niya ang bunga. Pang-anim, ano ang masasabi mo kay Matsing? Ano naman ang masasabi mo kay Pagong? Okay, si Matsing ay hindi sumunod at hindi niya tinupad ang kanyang sinabi, kaya siya ay hindi mabuting kaibigan. At si Pagong naman, ang masasabi ko lang kay Pagong ay kawawa naman siya, pero nakaisip siya ng paraan para makawala siya kay Matsing. So, sa English, siya ay wise. Okay. Ngayon, mga bata, ay Okay. So, bago tayo dumako sa alamin natin, ay sagutan niyo muna ang pahina 254 kung saan napagsusunod-sunod ang mga pangyayari ng kwentong napakinggan hanggang sa 254 hanggang sa 257. At ngayon mga bata, basahin natin ang alamin natin. Nakabuti sana kung humingi ng paumanhin si Matsing kay Pagong sa pagsira niya sa usapan. May iwasan ng galit, gulo o away kung magalang na hihingi ng paumanhin sa pagkukulang o sa kasalanang nagawa. Mabuting tanggapin ang pagkakamali. Tama ring maging tapat at ipaalam ang totoong nangyari. Sabihin ito sa paraang magalang. Iwasan din itong maulit.
Ngayon mga bata ay alamin natin kung ano ang mga salitang gagamitin sa paghingi ng paumanhin. Okay. So kung hindi makakapunta sa pagtitipon, ano ang sasabihin nyo? Okay, salamat po sa inyong imbitasyon. Ikinalulungkot ko pong hindi ako makapupunta dahil mayroon po akong gagawin sa araw na iyon. Okay, so kung kayo ay inimbitahan sa isang pagtitipon, ay sabihin nyo ng... Sabihin ang totoo kung may sakit, may naunang kausap, may di maiiwang trabaho, at iba pa. So, sasabihin nyo yung totoong dahilan. At dapat nasasabi natin ito ng maayos at magalang. Pangalawa, kung hindi makakapasok, ang sasabihin natin ay, ipag-umanhin po ninyong di ako nakapasok ng 2 araw dahil sumakit po ang aking tiyan. Okay, so sasabihin mo ang dahilan, yung totoong dahilan. At dapat magalang natin itong sinasabi. Pangatlo, kung ikaw ay na-late sa inyong klase, ano ang sasabihin mo? Ipagpaumanhin po ninyo, teacher o guro, na ako ay na-late dahil wala po akong masakyan. Okay, so sasabihin mo yung totoong dahilan at dapat magalang mong sinasabi ito. Isa pang halimbawa, kung hindi namalayan o napansing nakasakit, ano ang sasabihin mo? Okay, hihingi ka ng patawad. Patawad, pasensya na hindi ko sinasadya. Okay, so kung hindi mo namalayan o napansing nakasakit ka, syempre hihingi ka ng patawad or pasensya sa taong nasaktan mo. At sasabihin mo na hindi mo naman ito sinasadya o gustong gawin. O sabihin mo, pasensya na, hindi ko napansin, hindi ko sinasadya. At doon magkakaintindihan kayong dalawa. May nasira kang gamit ng iyong kapatid. So anong sasabihin mo? Hihingi ka ulit ng paumanhin. Paumanhin, ate o kuya, hindi ko ginustong masira ang iyong gamit. Sa susunod ay pag-iingatan ko na. Okay. So, sabihin mo yung totoong nangyari at hihingi ka ng sorry o paumanhin. Then, sasabihin mo na rin na sa susunod ay pag-iingatan mo na para hindi ka pagalitan ng iyong nakakatandang kapatid or magulang kung ang gamit ng nanay mo ay nasira mo. Okay. Next. Basahin at pag-isipan. Salitang kilos, naglakad, pinangyarihan ng kilos sa tabing ilog. Umakyat sa puno, nagtago sa bao, inihagis sa ilog. Sa tingin niyo mga bata, pag-aralan natin ngayon kung ano ang mga salitang ito. Tignan natin, naglakad sa tabing ilog, umakyat sa puno. Sa tingin niyo, anong tawag sa mga salitang pinangyarihan ng kilos? Ito ay pang-abay na panlunan. Okay, so ngayon, ang isa pa nating aralin ay tungkol sa pang-abay na panlunan. Okay, napag-aralan na natin ito sa mother tongue. Siyempre, pag-aaralan din natin ito sa Filipino. Ano ang pang-abay na panlunan? Ang pang-abay na panlunan ay nagsasabi kung saan ginagawa at gagawin ang kilos sa pangungusap. At sumasagot ito sa tanong na saan. Okay, saan mo ito ginawa? Saan nangyari? Ayan. Ito ang mga sumusunod na halimbawa. Kami ay pumunta sa resort. Saan sila pumunta? Sa resort. Okay, so ang pang-abay na panlunan ay... sa resort.
Namili si nanay sa palengke. Saan namili si nanay sa palengke? Saan namili si nanay? Saan namili si nanay? Sa palengke. Pangatlo, kami ay papasok na sa paaralan. Saan kayo papasok? Sa paaralan. Pang-apat, pupunta kami sa mall. Kasama sila nanay at tatay. Saan kayo pupunta? Sa mall. Ngayon, subukan naman natin mga bata. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Tignang maigi ang nasa larawan. Sa tingin nyo mga bata, saan naglalakad ang mga tao? Sa burol. Okay, gamitin natin sa pangungusap ang burol. Naglalakad sina Aling Ben, Rosie, at Cardo sa burol. Pangalawang larawan. Tignang maigi ang nasa larawan. Nahulog ang bata. Nahulog ang bata sa puno. Okay, gamitin natin sa pangungusap. Ang bata ay nahulog sa puno. Pangatlo, tignang maigi ang nasa larawan. Sa tingin nyo, anong lugar o nasa ang lugar ang mga bata? Sila ay nasa talon. Okay, gamitin natin sa pangungusap. Ang mga bata ay nasa talon. Or nasa tabi ng talon. Pang-apat, tignang maigi ang nasa larawan. Sila ay nasa gubat. Okay. So, ang mga bata ay naglalakad sa gubat. Okay. At ang panglima ay sa Jollibee. Okay. So, sino dito ang pumupunta sa Jollibee? Okay, so kami ay kakain sa Jollibee. O di naman kaya, ang aking kaarawan ay ihahanda ko sa Jollibee. Pang-anim, sa tingin nyo mga bata, saan nagdarasal ang babae? Sa simbahan o pook dalanginan. Okay, gamitin natin sa pangungusap ang simbahan. Si Nena ay nagdarasal sa simbahan. Okay. So, yan ang mga sumusunod na halimbawa ng pang-abay na panlunan. Laging tatandaan na ang pang-abay na panlunan ay nagsasabi kung saan ginawa, ginagawa at gagawin ang kilos sa pangungusap o sa larawan na inyong nakikita. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, basahin at sagutan pahina 247 hanggang 263. Para sa palawakin pa natin, ikaw ay magiging tagapayo sa mga batang tulad mo. Guguhit ka ng bagay na sisimbolo sa mabuting samahan ng magkakaibigan. Pagkatapos, ay magbigay ka ng tatlong payo para maging mas maganda ang relasyon ng magkaibigan. Iguhit mo ito sa pahina 263 at isulat mo na rin doon sa iyong libro ang mga payo mo para maging mas maganda o matibay pa ang samahan ng magkaibigan. Then, pagkatapos mo nang gawin ang iyong activity ay bakatin mo na rin ang pahina 264, bakatin at kopyahin sa ang pangungusap tungkol dito ng may tamang laki at layo sa isa't isa. Isulat itong muli sa mga linyang binigay. Okay, yan ay nasa pahina 264. Yan lamang mga bata at maraming salamat.